Kapag nalulungkot, saan pupunta? Sa Quezon Avenue. Kapag nabubunggot at nais tumawa, sa Quezon Avenue. Ikaw ba'y nalulumbay? Kaya ka matamlay sa Quezon Avenue, mag-istambay. Quezon Avenue. Quezon Avenue. Umabot ko sa inyo ako si Vandolf Quezon para sa inyong safe driving tips. Of course, dito po matututo kayong magmaneho ng ligtas at malayo sa aksidente. Siguro po nag-iisip kayo kung bakit ako may hawak na lobo. Papakita ko po sa inyo kung paano makakapagligtas ng buhay ang lobo. Ang kotse po may gadget na parang lobo. At ito po ang air bag. At dito po sa manipela, lumalabas ang air bag. Ipapakita ko po sa inyo kung paano lalabas ang air bag. Ibabangga ko po. Producer ko, medyo conservative eh. Apo! Pero, imbes doon, meron po tayong side airbags. Pero ibang kotse lang po meron nun. Pero ipapakita po siya, may bago pong invention para kung wala man side airbags, ay magkakaroon. Ganito lang po yan. Tiny! Maski bulldozer ang umararo sa inyo, yak! Buhay kayo! Kita niyo naman. Alog lang, parang nasa waterbed kayo. At magpapahinga muna ako. Medyo pagod na ako eh. Mainit eh. On ko muna yung aircon. Pandol, malamig! Ay, sorry. Wala. Susunod po. Bye-bye! Boss, kailangan daw niyo ako. Sarap yung pito. Maupo ka dito. Maupo na. Ba't kaya yung tsura mo? Ay, hindi. Kasi ako lalabas na hudas doon sa sinakulo eh. Ayos ba? Hudas na hudas na ba? Hudas? Dapat wala na tong scarf eh. Hindi naman uso yun noong unang panahon eh. Oh, tsaka yan. Wala naman nagbe-belt noon eh. Ngayon na lang na uso yung belt eh. Belt ka pa. Sabagay. Alisin mo na to. Modern na tayo ngayon eh. Eh, siyempre dapat ngayon, modern. 2005 na, bro. Eh! Oo. Oh, para... Bagay, modern na ngayon. Tingnan mo. Bro, mahaba na buhok mo. Ba't ka pa nagwiwig? Alisin mo na to. Bagay. Kaso nang diskumpiyado ko sa bigote, bro eh. Bagay? Halatang-halatang peke eh. Nakaangat pa. Alisin mo na rin yan, oh. Yan! Itul! Ako nga ko to, eh. Oh, di hudas na hudas. Tol, be yourself!
Maganda magandang tumawag sa inyo lahat! Gising! Bangon! Magandang umaga, Secretary. Kasalukuyan po ay nandito ko sa panulukan ng ating banyo at naliligo. Pero, subalit, napakarami pong ipis. At sa aking pagmamadali, naapakan isang ipis. Patay! Ang problema ngayon, nawawala ang aking towel. Kaya kung mamarapatin po lang sana, magsadya dito sa pintuan ng ating banyo at iabot ang towel. Exclusive! Flash report! Nakita na ang tuwalya ni Kuya. Eto na. Ay, nako! Dito talaga sa bahay namin, ang gulo-gulo. Kuya kong balahura, pati tuwalya, nawawala. Buti na lang, malinaw ang mata ng tatay ko. Kaya tatay, ako sa'yo'y saludo. Kaya kumakata ko. Pasok ko. Salamat, titay! Samantalang, natapit ako sa may bandang Guadalupe at Pony. At banayad naman ang daloy ng traffic ko sa may Ortigas area. Moderate to heavy naman sa may Kamuni. Walang aksidente nangyari sa mga oras na ito. Kung kaya't nasa kabilang linya ng telepono si Nanay. Magandang umaga, Nanay! Magandang umaga, hanap! Samantala, sa aking palengke watch, personalized at kulay, tumaas ng 20%. Ang dating pamalengke kong 200 piso, kapos na ng 50 pesos. Ngayon, ang tanong sa bayan, dapat pa ba akong mamalengke sa kabila ng kapos sa budget? Mula dito sa palengke, nagulat, inyong Nanay! Salamat, Marco! Live, mula sa palengke! Magandang umaga sa iyo, Itaya. At sa inyo rin, mga kabari ko, Iya. Itaya, nais ko lang po sana magpaalam sa inyo kung pwede ako mag-swimming sa Dakong Boracay, Iya. Okay naman sa inyo, Itaya. Mahirin na panahon. Subalit, hindi tayo nakakaduro. Alamin, ang kulat mula kay Ernie Barocon. Ernie? Hoy, parin Dolphy, kabusta? Ari ko, sinabi mo kanina, talagang hindi tayo dapat pakasiguro. Mabago-bagong ginanlagay ng panahon. Tulad ngayon, medyo tingnan natin sa itaas, parang aliwanas. Pero maya-maya, posible magkaroon ng biglang pagdidilim ng kalangitan, posible mang pagbuhos ng ulan. Kasi meron tayong tinatawag na intertropical convergence zone, pinagmumulan yung tinatawag na mga unos o thunderstorm. May kasamang malalakas, takidlat at gulog. Kaya dapat tayong magingat. Sige, sabihin mo nalang sa iyong kapamilya, kung sila'y mamasyal, konting ingat, ano? Ay, nako! Ang paalam ni Bandol, samlay! Pero dito sa bahay namin, kahit nagkakagulo dito, ang importante, close pa rin tayo. Kaya, kung kayo'y aalis ng bahay, huwag niyong kalimutan at inyong i-promise. Kapamilya, samlay tayo! Welcome to QTV Shopping Network, presenting the Palaspas Special for all occasions. Merong pangmahal na araw, pang sosyal, pang Pasko, pang Valentine, at kapag ikaw ay nagtitipid, so order now! Last week yung mga kasama mo si Balot, ganyan yung tukol sa pusa. Opo! Nene, alam mo, dahil mas maganda, yung mga stories mo nung sa Pagita Pictures pa. Oo! Yung mga mga classic. Yung ano, yung ano, dad, yung lalala mo yung Mambo Jumbo. Yun. Nagustuhan niyo ba kay Balot? Oo, yung ginawa pamandewang yung pusa. Tama. Ah, Balot? Bambu-jambo. Sige. Nung araw kasi, Sampaguita, bago pa lang ako eh. Binigyan ako ng roll ng Bambu-jambo. Ayoko sana ng roll eh. Pinilit ako nila Dr. Perez. O, sige ka ako. Adi, ang hirap kasi nakita ko yung comics nun eh. May kapang ka ng itim. Buong katawan. Buong katawan ko pinipintahan ng itim yan. Tahan suti. Hanggang mukha lahat. Ngayon, lalagyan ako ng turban. Eh, payat na payat ako nun. Ngayon,
Yung mga kuko, lalagyan nila ng... Yung kuko, nilalagyan nila ng mahabang kuko, mga 3 inches ang haba. Na matulis na gano'n. Sa pinalalaki yung mata ko. Lahat, pati pa ako, may kuko na mahabang gano'n. Ngayon, ang susuot ko, bahag lang. Ngayon, siyempre, nakabahag lang ako. Magsusuot ngayon ako ng supporter. Ano? Yung mahigpit na gano'n, ginagamit ng mga athlete na nakabahag ako. Ito ngayon, eh, malamig ng mga petsang yung Disyembre. Nung nagsishooting na yun, shooting na, ang nakalimutan namin, paano ngayon pag-ihi ko? Hindi ko ngayon madukot yung... Dahil matulis yung kuko ko. jingle na jingle na ako. Paano ba? Sabi ko, wala naman ako magawa. Pag inalis ko yung kuko, nakakahiya naman doon sa mega party. Sabi, ang tagal niya minega pa, tatanggalin ko. So sabi ko, Willie, yung driver ko. Ikaw na muna magtanggal sa kuko. So, ang tingin ng tao sa amin, akala ko ano ginagawa namin. Napagkamal ang bakla. Eh, dati pa paano yung pagpagpag? Siya din, pinawagayway niya. Parang bandila. Ngayon, eh, noong isang araw, eh, nakalabas ang likod ko eh. Nilagyan niya na ako ng bix sa likod, dahan-dahan, dahil baka babura yung itim eh. Nilalagay niya yung bix niya sa likod kung gano'n, baka mapulbo niya kaanya. Ngayon, nung gumingil na naman ako, may bix yung kamay niya. Ah! Aray ko! Mainit yung... Huwag na natin tuloy, baka pasensya.